Isa po sa mga gustong gawin ng Marcos administration ay ang renegotiation o review ng Mutual Defense Treaty o yung MDT. Ito po ang tratadong pinirmahan noong 1951, kasagsagan po ng Cold War, kung saan nangako ang Pilipinas at ang Amerika na magtutulungan ito kung ang isa sa kanila ay inatake. Ito po ang nakasulat sa MDT. Sa Article 4 ng MDT, ang armadong pag-atake sa mga puwersa ng US o Pilipinas sa Pacific Area ay sabay haharapin ng dalawang bansa in accordance with constitutional processes. Ano po ang definisyon ng armed attack? Ito'y anumang pag-atake sa alinmang teritoryo ng dalawang bansa, maging metropolitan area or island territory. At ang anumang pag-atake rin sa mga armed forces nito o mga public vessels or aircraft. Ibig pong sabihin ng public vessels, mga barko o eroplano ng gobyerno. Ang tanong, ano ang problema dito? At ano pa ba ang kailangan klaruhin? Ang gusto po kasi ng ilan, mas klaro at partikular na pagsusulat ng tratadong ito. Ang nangyayari kasi ngayon, nakadepende ang implementasyon ng NDT sa anumang interpretasyon ng nakaupong administrasyon. Halimbawa po, noong panahon ni US President Barack Obama, nagkakainitan noon ang Pilipinas at ang China sa West Philippine Sea. Nang dumalaw si Obama sa Pilipinas noong April 2014, diretsahan po siyang tinanong kung sasaklolo ba ang US sa Pilipinas kung aatake ng China ang pwersa natin sa West Philippine Sea. Magagamit pa nito ang Mutual Defense Treaty. Sa huli, iniwasan ni Obama ang tanong. Hindi raw gawain ng US na magpadala ng bapor para takutin ang ibang bansa. Dagdag pa ni Obama, walang posisyon ang US pagdating sa away ng mga bansa sa teritoryo or territorial disputes. Mukhang ang posisyon ng kanyang administrasyon, dedepensa lamang ang Amerika sa teritoryong kinikilala ng buong mundo na pag-aari ng Pilipinas. Pero kung pinagtatalunan pa raw ito, mukhang hindi ito kasama. Pero sa ilalim naman ni US President Joe Biden, ironclad commitment na ang binigay na pagdepensa ng sa Pilipinas sa away sa South China Sea. Sa isang joint statement matapos ang pagpupulong ni Marcos at Biden nitong Martes, sinabi nila na ang anumang pag-atake sa pwersa ng Pilipinas sa Pacific Area kasama na ang South China Sea ay magiging dahilan para magamit ang Article 4 ng Mutual Defense Treaty. Kaya't ang tanong, alin ba talaga ang masusunod? Depende lang ba kung sino ang nakaupo ngayon sa White House? Pero hindi lamang po isang elemento ang kailangang tignan sa MDT. Kailangan pag-aralan o klaruhin din ang responsibilidad ng Pilipinas sa MDT. Halimbawa, sinabi po ni Pangulong Marcos na hindi niya papayagan ng Pilipinas na maging staging area ng anumang military action ng ibang bansa. Sinabi po yan ni Marcos sa konteksto ng mga bagong EDCA sites at ang posibilidad na magamit ang mga ito ng US kung sakaling magkaroon ng kiskisan ang China at ang Taiwan. Pero kung babalikan mo po ang Article 5 ng Mutual Defense Treaty, medyo malinaw po doon na obligado ang Pilipinas na tumulong sa US kung sakaling mapalaban ang anumang pwersa nito sa Pasipiko. Kung gayon, sa ilalim ng kasalukuyang MDT, pwede ba tayong hindi makisawsaw kung mapasabak sa gera ang US dahil sa Taiwan? At mapipigilan ba natin ang US Armed Forces na gamitin ang mga bagong EDCA sites sa Cagayan at Isabela Province? Yan din ang dapat nating linawin kung pag-uusapan muli natin ang Mutual Defense Treaty.